ko. Oras na para sa maiinit na balita. Dalawang tankers sumansad sa baybayin ng Lamaw sa Limay, Bataan. Posibleng oil spill, mahigpit na binabantayan. Oil spill naman sa Rosario, Cavite, pilit na pinipigil ng mga otoridad. Isa pang bangkay ng mangisda na recover sa Mariveles, Bataan. Matapos masuspindi ang biyahe sa LRT at MRT dulot ng brownout, pagkakabit ng generator, pinag-aaralan na. 10-wheeler truck ng Philippine Army, bumalagbag malapit sa EDSA Camuning Flyover. Pagkatapos ng halos 3 buwan, oil spill sa Gulf of Mexico, napigil na. Sa Star Bites, Lindsay Lohan pumasok umano sa rehab ilang araw bago ikulong. At ang pagrampa ng mga tinaguriang sexiest women. Pagsaluhan natin, mainit na balita dito sa Balitang Hali. Wala pa rin patid ang pagtutok ng GMA News on Public Affairs at ng Q Channel 11 sa epekto ng pananalasa ng Bagyong Bashang. Isa na marahil sa mga tinamaan ng matinding tinamaan itong Bagyong Bashang ay itong bayan nga ng Mariveles, Bataan, kung saan ilang mangisda pa rin ang pinaghahanap matapos lumubog at paghahampasin ng malalakas na alon at hangin yung kanilang bangka dito sa may Pampang. Sa ngayon nga ay pilit na nga hinihila ng isang tugboat itong Hammer H3 na barko dito na nakasadsad sa may Pampang ng Mariveles, Bataan. Bandang alas 11 kanina ay sinimulan ng hilahin itong Hammer H3. High tide na kasi ngayon, kaya't bahagyang umangat itong barko mula sa kanyang pagkakasadsad, kaya mas madali na raw itong mahihila ng tugboat. Gamit ang isang mahabang lubid at kable, isang tugboat at pilit na humihila patagilid dito sa barkong Hammer H3 para makawala na ito sa pagkakasadsad. Oras na matanggal na kasi itong barko, pwede na rin alisin itong barge na kanya namang inipit sa Pampang. Bagamat nakita na yung mga nawawalang mangisda na pinaniniwala ang tinamaan itong barge, posibleng may makita pang mga labi sa ilalim nitong barge dahil may mga nawawala pang ang mga mangingisda na pinaghahanap pa hanggang ngayon mula naman sa iba pang bahagi nitong Mariveles Cove. Pero hanggang sa ngayon, nahirap pa rin itong tugboat na hilahin itong barko. Ayon sa Harbor Star, susubukan nila itong hilahin hanggang mamaya bago mag-low tide. May isa pa silang tugboat na narito at posibleng nga dalawa na ang humila rito maya-maya para matanggal na nga ito rito. Samantala, sa katabing bayan naman ng Limay, Bataan, may sumadsad namang 2 tanker dahil pa rin sa lakas ng alon. Mahigpit ngayong binabantayan ang isang posibleng oil spill. May ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Hello? Hello? Go ahead, Emil. Magandang tanghali, Rafi, Pia. Alas 8:30 kaninang umaga nang pumalaot itong makagawad ng Philippine Coast Guard dito sa look ng Limay, Bataan, para balikan at i-survey yung lugar kung saan lumubog itong Deborah 1, isa itong uri ng LPG tanker na lumubog noong kasagsagan ng pagbayo ng hangin bitbit ng Bagyong Bashang. Kasama nitong Philippine Coast Guard, itong isang private company na inupahan ng may-ari ng lumubog na Deborah 1 LPG carrier. Yung salvage company ay kasama nila para i-survey nga yung lugar. At kaninang mag-aalas 10 ng umaga, narating namin yung lugar mula dito sa Pampang ng Limay, Bataan. At nakita pa natin, Rafi Pia, yung Deborah 1, yung nguso nito na lumubog dulot nga ng malalakas na hampas ng alon noong kasagsagan ng Bagyong Bashang. Mamayang alas 3 ng hapon, muling babalik ang Philippine Coast Guard sa lugar kung saan lumubog itong Deborah 1. Ito'y para naman surveyin ng mga karagdagang puwersa ng Philippine Coast Guard na mula sa Manila Bay. Alas 11 ngayong tanghali, dumating itong oil spill response team ng Philippine Coast Guard sakay nitong tinatawag nilang monitor control surveillance vessel. May kakayahan daw itong surveyin yung ilalim ng dagat kung saan lumubog itong Deborah 1. Ayon sa Philippine Coast Guard kay Lieutenant Junior Grade Jeronimo Tuvilla, yung in charge ng Philippine Coast Guard dito sa Limay, Bataan, walang dapat ikabahala ang publiko kung pag-uusapan o kung kukwestiyonin itong oil spill o itong leak na mula doon sa LPG carrier na Deborah 1 na lumubog dito sa look ng Limay. Ibig sabihin, Anya, sa mga sandaling ito,
doon sa kanyang latest information na binigay niya sa atin kanina, wala pa silang nakikitang oil spill o LPG leak sa naturang lugar. Isinantabi rin niya yung angulo na posibleng pagmulan ng explosion yung lumubog na Deborah 1 kasi yung lugar nito, Rafi Pia, ay lumubog sa harapan ng isang petrochemical plant. So yung ibang residente hindi mayalis na magtanong o mag-isip na posibleng baka pagmulan ng pagsabog itong lumubog na Deborah 1. Inuulit ko ang sabi ng Philippine Coast Guard, hindi dapat mangamba ang tao safe. At sa mga sandaling ito, yung salvage company na inupahan ng naturang private company ay pinag-aaralan na para tuluyan ng mahila yung Deborah 1 pala papunta sa Pampang at ma-clear na yung area. Out of 26 vessels, tatlo na lamang barko na nasa laot ang nakaschedule na hilahin patungo dito sa Pampang. At ayon sa Philippine Coast Guard, itutuloy-tuloy nila ito kung kakayanin hanggang mamayang gabi, hanggang mamayang hapon, para naman magpatuloy na sa normal itong operasyon ng Philippine Coast Guard dito sa Limay, Bataan. Mula pa rin dito sa aking destinasyon sa Port of Mill, Limay, Bataan. Balik sa Rafi Pia. Maraming salamat, Emil Sumangil. Samantala, dito pa rin sa ating kinaroroonan ay may natagpuan na namang isang bangkay na pinaniniwalang isa sa mga biktima pa rin ng Bagyong Basyang. May ulat on the spot si Dante Perelio. Dante? Yes, Rafi, pasado alas 6 nga kaninang umaga nang matagpuan ang 15 bangkay ng mangingisdang nawawala dito sa Maribeles, Bataan. Tingnan niyo pong mabuti. Tingnan niyo pong Hindi na napigilan pa ni Aling Jessica ang kanyang damdamin nang makumpirma niyang mister nga niyang si Fernando Chopo ang bangkay na natagpuan. Pupunta na ako kami talaga rito, kaya lang nagpapakasakali po ako kasi yung kasama niya nga sabi nakita na raw po. Kaya akala ko po, akala ko nakita na siya, kaya inanap na namin siya kanina sa mga purinari ay wala kami makita. Sa 1.2 nautical miles shoreline ng Blanca Point nakita ang bangkay ng mga residente ng Barangay Vitas, Maribeles, Bataan na lulutang-lutang. Pasado alas 6 kaninang umaga, dumating dito sa pantalan ng Maribeles ang BRP EDSA 2 ng Philippine Coast Guard galing Manila. Para magsagawa ng search and retrieval operations para sa iba pang nawawalang biktima at para mamonitor ang posibleng oil spill. Kasama ang GMA News, inikutan ng PCG ang mga barko at barge na nakasadsad sa breakwater ng Romulo Boulevard. Tinitingnan nila kung may tagas o butas. Pinaligiran nila ito ng oil spill boom para makasigurado. Kahapon, una nang dumating dito sa lugar ang oil spill response team ng PCG.